ito ang sinasabi ko, guys. Yung lot ko sa Port Barton, malaking space. Sa tuwing uuwi ako, nagtatanim ako, guys. At pag alis ko, maraming mga produkto na pwedeng makuha. Pero pagbalik ko na naman, wala na naman. Wala akong maani. Kasi harvest lang ng harvest. Kung sino man ang mga walang hiyang nag-harvest doon, hindi tinataniman balik. Kaya pag uwi ko, sigurado, ubos na ang saging. Kasi hindi tinataniman balik eh. Tapos pag nagsalita ako, matapang pa sila sa akin. Papakita nila yung kanilang video nga picture nga gatuwad-tuwad sila sa paglinis ng aking bakuran. Alangan naman ako pa ang maglilinis. Ikayo naman nakikinabang dyan. Di ba? Ang gusto kasi mag-ano lang ng malinis eh. Magtanggap lang ng malinis. Pag nagsalita ka, masama ka na. Kung magtanim lang kayo ng gulay na ganito, oh, solve na ang inyong pananghalian. Kasi magyaw-yaw kayo na magyaw-yaw na bawat salita ko ay masama para sa inyo. Tingnan nyo yan, oh. Oh, dito sa Amerika, 3 buwan lang yan. Wala na. Kasi hindi continuous yung weather dito. Hindi katulad sa Pilipinas na anytime ka magtanim, masipag ka lang. Huwag ka lang magyaw-yaw na kahit anong sabihin sa inyo ay masama. Kung matitino talaga kayong tao, kung matitino at walang kaitiman ng inyong puso, alam nyo, malaki ang bakuran ko dyan. Punuin nyo yan ng gulay, kayo naman mag-harvest yan. Hindi naman ako ang mag-harvest. Ang hirap kasi sa inyo, pag naglinis kayo, isumbat nyo kaagad sa may-ari. Na hindi naman nakatira ang may-ari dyan, kayo naman ang nakikinabang. Gusto nyo kasi maglinis kayo, pakinabangan nyo, gusto nyo babayaran pa kayo. Pera lagi ang umiikot sa inyong puso't isipan, ganyan. Kaya mula ngayon, wala na akong update na hihingin sa inyo kasi may bayad pala yung paghingi ng update. Ngayon ko lang alam. Kung sinabi nyo na noon na may bayad pala ang paghingi ng update, hindi na ako naghihingi sa inyo. Ayan, pakita ko lang yan sa inyo. Kung masisipag kayong tao at ang walang puso ninyo ay walang bahid ng kaitiman, marami kayong maprodukto dyan sa aking lote. Magsipag lang kayo. Huwag yun lang haluan ng kaitiman yung inyong mga puso. Ang hirap kasi sa mga pamangkin, matatapang. Puro matatapang. Isang salita ka pa lang, sila nakasampo na. Ganyan. Hindi nyo ba alam na sa bawat salita ninyo ay nababasa ko ang laman ng inyong puso? Ngayon, sasabihin nyo na naman na binabaliktad ko kayo. Di magbaliktaran tayo, may Panginoon naman eh. May Panginoon, nakikita ng Panginoon ang ating puso. Lugi kayo sa akin.
Kasi iniistudyahan kong pag-uugali ninyo. Pero kayo, hindi nyo iniistudyahan pag-uugali ko. Kaya sa tuwing makikita nyo ang mukha ko, sa tuwing makikita nyo ang mga post ko, hindi kayo maging masaya. Alam nyo kung bakit? Kasi nananaig sa inyo yung galit eh. Yung galit sa inyong puso, yun ang nananaig sa inyo. Kaya sa tuwing may nakikita kayo at may naririnig kayong salita na sinasabi ko, puro masama yan ang pandinig ninyo.